Hello mga kaibigan! Sa pagmamanukan, importante po na alam natin kung paano gamutin yung sipon, pisik at alak. Ito po ang pinaka-importanting bagay na dapat nating matutunan ngayong araw. Kaya, panuorin nyo to hanggang sa huli. Hello mga kaibigan! AJ again! And this time, demo natin kung paano i-treat yung sipon, yung halak at saka isip. Papakita din natin kung ano ginagamit namin na antibiotic at saka yung vitamins at saka yung mga gamutan ng mga manok dito. Okay? Sige. Ang pagbabago ng weather ay ang sanhi ng pagkakasakit ng ating mga alaging manok. Minsan maulan, minsan naman sobrang init. Kaya minsan, nagkakasakit yung mga manok natin, yung sipon, pisik at saka halak. Ngayong araw mga kaibigan, panuorin natin kung paano namin ginagamot yung mga alaga nating manok. Step by step process ng declogging, ng pagtuturo ng mga gamot, at saka mga vitamins ng ating mga alagang manok. Tara, panoorin natin. So guys, ito yung kaibigan ko. Yung consultant natin sa pagmamanukan. I-share po nila. I-share po niya kung technique sa pagdideklag ng mga manok. Okay? Ito po si Glenn. Introduce natin. Hi guys, Glenn Layam po. Nandito po tayo ngayon sa ating manukan. Manok panabong po yung nandito ngayon. Mamaya, papakita natin kung paano mag-declog. Yung paraang ginagamit ko po para mag-declog sa sipon, pisik at halak ng ating mga manok. Mahalaga po ito para madaling matanggal yung kanilang sakit. Lalong-lalo na pag yung mga plema dito sa ilalim. Saka papakita natin kung paano rin mag-prevent para hindi sila magkaroon ng sakit. Tara, samahan niyo ako. Ang gagamitin natin pag treat ng sipon, pisik at saka halak ng mga manok natin. Pang sa manok panabong o kaya native chicken na alaga. Basta manok, ito gagamitin natin. So kailangan po natin yung bulak, yung cotton, tsaka alcohol po. Tsaka gunting, may syringe. Tsaka yung number one natin na gagamitin is yung Bactidol po. Tsaka yung antibacterial na gagamitin natin, pwede kayong pumili dito. Pwede natin i-introduce yung Bacterid. Bacterid. O kaya yung ito. Embrodex. Pwede din po tablet. Capsule. Yan. Capsule po. Ito, antibacterial po ito. So gamitin natin para cure po ng sipon. So i-demo natin kung paano gagamitin. Basta naka-ready na po yung mga gamit natin. So guys, i-demo na natin kung ano yung process ng declogging. Ito yung consultant natin, kaibigan natin si Glenn. Siya yung magde-demo sa atin sa pag-treat nitong manok sa sipon. Okay? Guys, so, una natin gagawin yung gunting na gagamitin natin dapat naka-sterilize para hindi ma-infect yung manok natin na may sipon, baka lalong lumala yung sakit. Yung objective natin dito is tatanggalin natin yung plema sa kanyang throat dito. Pagkatapos, lalagyan natin ng Bactidol. Ito yung nabibili pang tao. Gagamitin natin na kumbaga para mawala yung, pagkatapos natin tanggalin yung plema, hahagurin natin ng Bactidol para yung bakterya na natira mamatay. Gagawin natin yun ng paulit-ulit. Kunwari ngayon, umaga, mamayang hapon, tapos kinabukasan na naman umaga, hapon, hanggang sa mawala na. Mga tatlong araw, nakatanggal na yun. Hindi man yung iba, pinakamatagal na yung limang araw. So, ito, gagawin natin ngayon, pangunang pagkatapos. Huwag niyong kalimutan mag-alcohol para hindi mapasok sa loob ng anong manok yung dumi ng kamay. Gunting ito.
natin. Tapos, hindi pa to basa para malaman natin kung marami pang flema sa loob. Tapos, gaganyan. Medyo masakabos naman. Tandahan lang. Pag ganyan, kita nyo guys, maraming flema. Ibig sabihin, yung sipon niya sa loob, marami pa. Kaya, kailangan natin ito. Malalaman nyo pag medyo pagaling na yung manok, kapag ka, pag ganito nyo, wala ng flema sa ilalim. Tapos, ulitin natin, ganun pa rin. Hindi ko pa binasa para makuha natin yung flema sa loob. Saan yan? Tapos, pati nyo lang ng dalawang beses yung ulitin. Tapos, up and down. Dalawang beses pa ulit, up and down. So, ganyan nyo, hindi na masyadong marami. Ibig sabihin yan, konti na lang. Konti na lang. Nakuha na natin yung flema. Yung flema, re-regenerate yan, kaya kailangan ulitin natin bukas. O kaya mamayang hapon. Tapos yung photo naman, nilublog ko sa... This is part 2. I mean, sa step 2. Bactidol, step 2. Step 2 na tayo. Kaya may bactidol na po yung na po. Bulak, ito yung cotton. Ipapahid natin ito dun sa loob para yung namatay yung bakterya. Yung external or internal na bakterya na nandun sa loob. Pati na rin dito sa ngalangala, marami yung ano, flema. Tatanggalin na rin natin gamit ito. Tapos kung mapapansin nyo, halo flema, no? I-ano natin ito, dispose. Ulitin ulit natin, ganun pa rin. Gamit tayo na bakterya. So, dalawang beses po guys, dalawang beses gagamitin yung bulak ng ibactidol. Dalawang beses kanina sa wala pong ibactidol, tsaka dalawang beses naman ngayon na may ibactidol. Effective po ito guys, ito po yung ginagamit namin sa mga manok panabong na sinisipon. Pati yung mga babae na manok, bago isa lang, kung sakaling meron silang sipon, sinisiguro namin na walang sipon bago gamitin. Maganda sa kanilang pakiramdam kasi yung bakterol malamig. Matapos yan, yung ilong naman, ibigay natin ng konti ganyan para malabas niya yung kanyang sipon kasi hindi kasi siya marunong mag-snis kasi manok siya. Kaya igaganyan siya, hihilutin. O, kita nyo, nakukuha yung ano. Sa kabila, wala. Yan o, tingnan nyo. Malala na yung sipon niya. Tapos yung bakterol naman, yun yung ipapatak natin dito sa loob ng kanyang ilong para ma-disinfect antibiotic yung kanyang pati sa ngalangala. Yan, papatakan yan. Malamig yan sa kanila. So natural lang yun. Yung mga pagkaginanon niya, ibig sabihin may resistance. Tingnan nyo yung manok. Para siyang nawalan ng tinik sa lalamunan. Nagkakaroon siya ng instant relief matapos natin gawin yung procedure na yun. Yun, panandalian lang yun. Magre-regenerate yung bakterya dito sa loob. Tapos, magde-develop na naman ang flema. Kaya kailangan natin ng antibacterial para tuluyang mamatay yung flema. Sa loob ng 3 to 7 days, tanggal na lahat ng bakterya na yun. Yung gagamitin naman natin na antibacterial, depende na po yun sa inyo. Kanang ipinapabigyan lang namin ng diin na kung ano yung ginamit nyo ngayon, meron kasi yung antibacterial immunity o antibiotic immunity na kung gusto na yung manok, nag-regenerate na yung kanyang cell na hindi na naiipikto sa kanya yung antibacterial na yun. Kaya dito sa atin, meron kaming ginagamit na mga antibacterial na iba-iba. Mayroong injectable, may oral yung pinapainom lang tableta o kaya capsule. Meron din namang inihahalo sa tubig. Ito yung ginagamit namin na inihahalo sa tubig. Yung cardiovascular o respiratory disease na chronic na talaga o tinatawag na CCRD, ito yung ginagamit natin.
pag ayaw na talagang makinig sa mga tableta tulad nito. Kung ano lang, minor pa lang, unang business pa lang na sinipon, ito muna yung ginagamit namin. Tulad, example lang ito, meron ding pure na amoxicillin lang, generic amoxicillin. Para sa ordinaryong sipon lang. Pag hindi na nakikinig sa mga ganito, tsaka na namin ginagamitan itong water soluble. At tsaka pag hindi pa rin, ayaw pa rin, ito na yung pinaka antibacterial na injectable. Bacterid yung brand. Kahit anong brand na nirecommend ng ano ninyo, pwede. Ang importante, yung concept natin na yung immunity, yung nabagit natin kanina. Mare rin kayo mag-research tungkol dun. Sa ngayon, yung gagamitin ko, ito na Bacterid. Kasi po mga kaibigan, itong nasubukan ko na po itong Paracure sa ibang mga manok na kabats nito, gumaling naman. Pagkasunod, nagamit ko na rin itong Agrodex, gumaling din naman yung iba. Ito yung isa natitira, hindi pa siya gumaling. Kaya mapipilitan akong gamitan siya ng Bacterid. Yung ginagamit namin dito, 0.25 ml bawat manok. Since maliit yung manok, 0.2 lang yung gagamitin ko sa kanya. Tapos, i-inject ko dito sa kanyang intramuscular. Yan. Dapat hindi matamaan yung ugat. Yan. Sunod-sunod, tatlong araw, deep intramuscular sa Bacterid. Gagaling na to in 2 days. Medyo ano, malungkot yung manok ko. Matamlay. Alam na may sakit. Nagkasakit na to dati, sipon. Kinamot ko, natanggal. Ngayon, ginamitan ko ulit ng ganito. Tapos ngayon, pangatlong beses nila itong sinipon. Kaya Bacterid na siya. So, yun lang. Ganun lang mga kaibigan. Pero mas mahalaga pa rin talaga na walang sakit ang manok. Lalo na yung mga panabong. Dapat hindi dumaan. Pagkatapos ng paggawa ninyo ng pagtiklag, huwag niyong kakalimutan mag-alcohol. Hindi kayo maka-infect o maka-hawa sa ibang mga manok. Tapos hindi kayo mga gamit na hindi pa kayo mahawak ng iba pang manok. So, mas maintindihan po natin at hindi natin makalimutan na hindi kayo sa isa pa ng mga manok kasi meron dalawa pala silang manok. Gagawin ulit natin yung ginawa natin kanina. Ngayon, mabilis na. Focus na lang kayo dito sa manok. Una, alcohol. Tapos, yung walang Bactidol. Kukunin natin yung diklag. Mga dalawang ikot. Tapos, up and down. Tapos, tingnan nyo. Ayan, marami siyang parang katas-katas. Yan yung pluma na galing dun sa loob. Papasok natin sa loob. Ikot natin yung mga dalawa, tatlong beses. Tapos up down, tatanggalin natin. Tingnan. Libot. Yucks! Yung sinasabi ko po kanina ng prevention, ito po yung ginagamit namin na para hindi magkasakit yung iba naming mga manok. Yung ito, yung ito yung gustong-gusto ko, yung Bitmin Pro para sa mga manok panabong. Inahalo ito sa tubig, sundin niyo lang yung nasa direksyon ng paano gamitin. Maghalo ng isang buong pakete nito sa 4 na litrong tubig. Or hindi pala, for 5 gram po sa 4 na litrong tubig. Ibig sabihin, ito 20 grams, 1/4 nito sa 1 galon na tubig. So, ipapainom yun sa hapon sa mga manok. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng extra energy yung mga manok. Yung digestion nila may improve. Tapos, meron pa itong probiotics. Kaya, kahit anong brand pala, hindi lang Bitmin Pro, yung mga tulad nito, pwede nyong gamitin para ma-prevent nyo. Tulad ngayon na mainit, tapos biglang ulan, makakatulong ito sa inyong mga manok. At ito pa, nagbibigay ako ng B-complex, vitamin B-complex plus minerals. Kahit anong brand din, nagkataon ngayon yung nabili ko is Thiabex XS.
Minsan gumagamit din ako ng biksan, complexor. Pwede 'yun sa pang manok panabong, pwede rin sa mga hindi panabong. Yung big complex supplement lang, Bilamel meron din. Kahit ano, importante weekly nagbibigay ako nito, depende 'yun sa manok, sa laki ng manok. Yung ginagamit ko weekly 0.35 ml per head per week. Yung puno condition ko na yung malapit ng isabong, weekly pa din, pero nagtataas ako ng dosage nasa mga 0.5 ml per week per head. Yung mga babae naman, yung for maintenance lang, nasa 0.25 lang yung nilalagay ko. Mahalaga ito para hindi madaling matamaan ng kahit anong sakit. Yung maganda yung kanyang patunaw, yung kanyang dugo, yung circulation niya maganda. Ang dalawang ito lang na maintenance, mabibigyan nyo, maiiwasan nyo magkasakit ng sipon ng inyong mga manok. Isa rin sa mga dahilan kung bakit sinisipon yung aming mga manok ay yung magkakaroon nila ng maraming kanang bulate at saka yung mga kuto. Kasi nai-stress yung manok, lumalower yung kanilang immunity at resistance sa mga sakit. Parang tao din. Kapag ka-stress, madaling magkasakit. Ganun din yung manok. Kaya iniwasan natin yung pagkakaroon nila ng bulati at saka puto. O kahit anong brand ng dewormer. At saka ito, yung washout shampoo para sa kuto naman, hindi kutuhin yung ating mga manok. Yung pagliligo namin dito, monthly. Kadalasan, every 15th of the month. Tapos yung pagpupurga naman namin ng aming mga manok, every 25 days. O minsan every 21 days lang, 3 weeks. 21 to 25 days. Hindi na kami nag-ano ng isang buwan. Kasi ano, inuunahan na namin yung bulate. Bago pa pumayat yung manok dahil sa bulate, pinapatay na namin yung bulate. Saka pag nagpupurka kami, empty yung kanilang anong gap. Kumbaga, hindi namin pinapakain ng isang kainan. Sa gabi kami nagpupurga. Madalas. Tuwing umaga, pinapakain ang normal feeding, tapos sa hapon, hindi na pinapakain. Pinupurga namin nasa mga 8 p.m. para pag tunaw nito ng mga alas 10 hanggang umaga, papainumin ng tubig sa umaga, tapos hindi namin papakainin agad ng alas 8, so nasa mga alas 10 na ng umaga. Kunti lang yung madaling tunawin na pagkain pellets. Tapos, ligo. Every month, para walang kuto. Yung paraan ng paggamit namin ng dewormer, nagde-deworm kami every 21 to 25 days. So, ibig sabihin, pag nagpurga kami ng March 1, o ulitin naman namin yung pagpupurga niyan sa March 21 o March 22. So, basta bago mag 25. So, sa susunod na buwan na naman, kakaunta namin kami ng 21 to 25 days. Tapos, yung paggamit namin nito, fasting. Complete fasting. Kumbaga, nagpakain kami ng umaga, normal feeding. Sa hapon, di namin pinapakain. Pag sa gabi, nagbibigay kami nito. Oral lang ito. Mga alas 8. Tapos, kinabukasan, bago pakainin, painumin ulit ng tubig. Para mas maganda yung effect nito sa mas patay talaga yung bulate. Yung hinawa ko ngayon is Astig Dewormer. Meron din namang mga ibang brand. Pwede nyo rin subukan. Basta kahit ano, basta dewormer. Yan po guys, katatapos lang nilang i-treat at saka painumin at saka painumin ng vitamins. Kaya sinaseparate dito yan ang mga alaga. Yan po. Tapos na yan, i-treat sila. Mga inahin. So yun na po yung demo natin, actual demo natin pag treat ng sipon, pisik at saka halak ng mga manok natin. Pwede sa manok panabong at saka pwede naman din sa native chicken natin. I hope na kakuha kayo ng idea paano i-treat yung manok nyo. So di na po kailangan na i-consult ng veterinarian. Pwede na po tayong mag DIY, do it yourself treatment ng mga sakit ng manok po. Saka yung vitamins, kailangan po yun. Yan.
pasalamatan natin si kaibigan natin si Glenn, consultant natin sa pag-treat ng mga ganyan. From the Blue Pills Fighter Manok. Ito po siya. So, maraming salamat at magandang araw mga kaibigan. So, ito po yung lugar ng kaibigan ko, yung consultant natin. Yun po yung manok niya, oh, doon. Tsaka maganda dito sa area niya, ang daming kangkong. So, makakuha tayo ng mga kangkong dito pang mix ng pagkain. Especially sa ano natin, native chicken. Yan, kangkong po. Ang dami ditong kangkong, maganda i-mix para sa pagkain ng manok. Puntahan natin yung location niya.